Kung galit ka sa alikabok at gusto mo'y parating malinis, baka hiyang ka sa business idea na ito. Hi, my name is Leslie. I am a lawyer, but I am a serial entrepreneur. I have opened a lot of businesses, but our focus now is Clean All PH. So Clean All PH is your premier cleaning company in the Philippines. We service Metro Manila and nearby provinces. So ang services ng Clean All PH is general cleaning ng house, condos, commercial establishments, restaurants, industrial din, mga factories, we clean that. So ang pinakamalakas na business ng Clean All is residential cleaning. So we have deep cleaning ng aming mga mattresses, no? Kasi alam mo, ang pinakamaduming parte ng ating bahay is not the CR. It's our beds. No, yung mga nagpagawa ng bahay, post-construction cleaning. So, yung Clean All, talagang nilaban namin yung pangalan niya. Clean All. So, if you need anything cleaned, Clean All yung tatawagan nyo. As I said, I'm a serial entrepreneur. Kasama ko dyan sa vision na yan yung asawa ko. So, yung asawa ko naman is a customs broker. So, we're both professionals and we both have our own practices. But naisip namin na we also need some other businesses that we can unwind, relax our mind. Hindi masyadong gagana yung utak, yung katawan naman. Before, we were working with other companies na BGC. So we live in Las Piñas. So every day, 2 hours papunta, 2 hours pa uwi. So sa traffic ng Metro Manila, 4 hours a day. Imposibleng hindi ka makaisip ng mga magagandang paraan para kumita. No, is nung time kasi na yon, umuusbong pa lang yung cleaning industry. As a matter of fact, hindi pa service eh. Hindi pa cleaning service yung sikat nun. Ang sikat nun na una, yung machines. No, may mga machines na deep cleaning machines na 200,000-300,000 isang piraso. No, so sa akin na regular person, hindi ako makakabili niyan, 300,000. But I would love to try it. So yun lang yung idea namin, na bili kami ng machine and then i-offer natin to as service sa murang halaga sa mga kaibigan o mga kakilala. So itong Clean All, ito yung unang negosyo namin na successful, na nanganak ng mga ibang negosyo namin ngayon. So nung first booking, wala pa akong tao, pero ayokong tanggihan yung client. Nung nag-market testing, no? So market testing dapat, tatawag yung kliyente sa'yo, tapos sasabihin mo, okay, meron palang kumakagat, so ibababa mo yung phone, pero hindi mo seservisyohan. No? Pero dahil excited ako, market testing pa lang, may nag-book, hindi pa ako ready, tinuloy ko. Small lang, parang condominium unit na 28 square meters. Ang naglinis nung kanyang unit is ako talaga. At saka yung parang kasambahay namin mismo sa aming personal house. Tapos very happy naman yung client. And until now, nagbubok siya sa amin yung first client na yon. Kaya very confident ako na happy naman yung mga clients namin sa services namin. Bukod kasi sa capitalization ng mga machines, that one, it's very easy. Either you get it from your own pockets, kapag kinulang ka, you can get it from the banks. It's more of the operations. Employees. No, kasi iti-train mo sila eh. Diba? You cannot offer this service without training them. So as much as possible, when we train people, we really want them to stay with us for a long time. During the first few years of the business, medyo mahirap. Gagastosan namin ng training, hindi magtatagal. Pero ngayon, nakuha na namin yung tamang timpla kung paano talaga na makip yung mga employees. It's not really an official program of Clean All, but siguro that's where we can touch lives, no? So most of the time, our employees are single moms, no? From our own community. I have a friend, a colleague of mine, na successful siya sa kanyang mga business. Ang sabi niya sa akin, parati kasi ako lumalapit sa kanya, ito magandang idea to, wala pang ganito sa Pilipinas, or merong ganito sa Pilipinas, pero ito yung solusyon, kayang-kaya to. Tapos sabi niya, alam mo, Les, you have a lot of good ideas eh.
But you know what separates the successful from the unsuccessful? Sabi ko, what? Sabi niya, successful people are doers, not thinkers. So before I'm a thinker, I always think of good thing, want to build good businesses, pero without the action, wala siya eh. Hindi siya eh. Kaya actually after that, naisip na namin yung Clean Oil. Nagtayo na kagad kami, tayo kagad, nag-persevere kami. Kwento ko nga kanina, unang booking, ako pa yung naglinis, kinabukasan, nag-hire ako ng maraming tao, nag-training ako, sumasama ako sa mga bookings, ganun siya. So parang talagang perseverance, hard work. Marami nagsasabi, ang negosyo is find your passion. Contrary to popular opinion, with all the businesses that I have now, it's really not find your passion. Kasi I'm not passionate about cleaning. What I'm passionate about, solving problems, proving myself, serving people. I can show them na with perseverance, you can do anything. You don't have to have money. You don't have to have connections. Kailangan talaga sipag, tiyaga, at saka pasensya.